Hello guys, welcome back to my channel. Pasensya na, ngayon lang naka-upload si Inday Bagat dahil sobrang busy at nagbakasyon si Inday ng 2 buwan dahil nagpapa-opera sa kanyang anak, no? So, ngayon, ang video ko ay tungkol muna ito sa mga katanungan kung ano nga ba yung mga requirements or documents na kakailanganin sa immigration pag galing kang bakasyon, pag ano na, papunta ka ng Dubai, no? So, ang mga requirements po ay marami. So, makinig po ng mabuti. So, unang-una po, kailangan po yung passport ninyo ay hindi pa expired. Tignan nyo po ng maigi yung passport nyo. Kailangan dalang-dala nyo yan, yung passport nyo. Tapos, pangalawa, yung plane ticket nyo, na nakaano na yung plane ticket nyo, no? So, at ang pangatlo na pinaka-importante sa lahat, ito yung tinatawag nating OEC. O, ito yung balik manggagawa, no? Ito yung Overseas Employment Certificate na makukuha nyo sa inyong POAA. So, kung ikaw po ay bago ka pa lang nagbakasyon, first time mo magbakasyon, tas first time mo ring babalik sa amo mo, kailangan pong verified po yung kontrata ninyo sa embassy kung saan kayo na country para makakuha kayo ng OEC pag ando na kayo sa Pinas. No, kailangan verified. Kung hindi naman verified, kailangan dala nyo po yung contract ninyo sa Pilipinas para doon nyo ipa-verified para mabigyan kayo ng OEC kasi ito po yung pinaka-importante. So, kung first time kayong kukuha ng OEC, of course, may babayaran kayo. Pero kung pangalawa nyo yung bakasyon, tulad ko, pangalawa ko ng bakasyon, pangalawa ko ng balik, wala na po akong binayaran doon sa POAA. Ang binayaran ko na lang po ay doon sa OWA, 1399. Nagtaas na sila ng 100 kasi 1299 yun. So, ngayon, 1399 na. So, yun po ang binayaran ko, yung OWA. So, ano nga yung sinasabi ko? Una, yung passport, yung ticket, yung OEC ninyo. Yun po ang, ano, tapos yung sinabi nilang mandatory na insurance, kumuha pa rin ako kahit alam ko na, di ko alam na talaga bang totoo bang yung mandatory, binasa-basa lang nila. So, kumuha pa rin ako ng insurance. Kung kukuha kayo ng insurance, maganda doon sa Land Bank dahil 2,000 plus lang sa Coco Life. Coco Life yung kinuha ko kasi 2,000 plus lang yung Coco Life. Tapos, kailangan nakaprint ang inyong vaccine certificate kung saan kayong country. Yung Al-Huzin, kung kayo ay Dubai, pabalik sa Dubai. So, ito po yung, inano ko, no? Yung OEC, ito yung OEC, baliktad, hindi nyo mabasa. Hindi ako marunong, pangit yung aking camera. So, ito yung OEC, Overseas Employment Certificate. Kailangan meron ka niyan. Kailangan meron kayong print ng inyong ticket, no? At saka yung pinaka-importante, yung certificate ninyo na nakabaksin kayo. Yun po ang importante. Kasi pag wala kayo, hindi kayo makakasakay. Ano kayo doon sa immigration. Tapos ito yung masasabi ko, no, na kung pupunta kayo doon sa immigration, mag-boarding kayo, ganyan, kailangan, ano, example, yung biyahe nyo ay alas 7 ng gabi, kailangan pumunta kayo doon ng alas 3, kundi alas 4 ng hapon. Kasi sobrang haba ng linya, no? Natapos ako doon sa linya, mag alas 5:30 na. Sobrang haba ng pila sa immigration. Tapos ilan lang po yung mga tauhan doon na nag-aasikaso. Kaya siguro kung mandatory yung insurance, parang tinitignan-tignan na lang nila kung may insurance ka o wala. Kasi yun ang sabi nga nila, mandatory yung insurance. Yun ang sinabi nung sa POAA, nung kumuha ako ng OEC, na kailangan may insurance. So kumuha ako, pero hindi naman tinanong doon sa immigration, tinignan lang yung papel. O ito yung insurance ko, mga bank remittance, so kumuha ako, no? Ganyan. Kumuha talaga ako kasi mandatory, baka hindi tayo makasakay. No, nagpanik naman tayo na hindi tayo makasakay. Alam nyo na, mahirap lang hindi makasakay. So, ito yung ano ko, ticket ko, DXB. So, bago pa lang ako nakabalik, kaya ito yung mukha ko, sunog na sunog pa. Na ano na lang sa filter.
Mahirap talaga sa Pinas, kailangan bumalik agad. So, yun lang po ang masasabi ko na yun ang mga requirements. Yung sinasabi nilang mandatory na insurance, parang hindi pa naman siguro mandatory dahil di naman sila nagtanong sa akin or sa mga baguhan siguro, baka mandatory na talaga sa kanila. Pero sa mga balik manggagawa na tulad ko, kailangan ko pa rin kumuha ng insurance kasi hindi natin alam ang buhay natin, no? Na baka maano tayo dito. So, maganda yung mga insurance na inoffer kasi qualified ka pa rin kahit sa ibang bansa ka. So, kumuha na lang ako. Kasi hindi natin alam ang buhay, madisgrasya tayo dito. At least may makuha naman sila sa Pinas. So, yun lang ang masasabi ko na ang pinaka-importante, yung passport mo, yung plane ticket mo, yung OEC, kasi yun po ang pinaka-importante. Tapos yung vaccine certificate mo na naka-vaccine ka, yung sinasabi nilang PCR, hindi naman ano doon na mag-PCR ka pa kasi may ano ka na, vaccine, no? So, kailangan yung vaccine certificate mo, kung saan ka nagpa-vaccine, kailangan naka-print yun. Yun po ang mga requirements papunta na ng Dubai sa mga balik manggagawa na katulad ko. Pero sa mga first time or sa mga tourists, na mga turista dyan na pupunta lang ng Dubai para magliwaliw, mag-ano sa mga pira nila, di ko po alam kung ano yung mga requirements ninyo, pero number one po yan, yung visa talaga ninyo, no? Yo, kami, meron din kaming visa nandun sa passport, kaya yung passport importante kasi yung visa nga namin nakatatak na yun sa aming passport. So, yun lang po ang masasabi ko. Sana suportaran ninyo ang vlog ni Inday Bagat na mataba. So, sa susunod naman po na ano video, no, kung may katanungan kayo, mag-comment lang po kayo at handa po akong magsagot. So, mag-work-work muna si Inday Bagat. So, ano na to? Parang welcome back na nga. Welcome back to my channel. Ito na nga yung umpisa ng pag-upload ni Inday Bagat ng mga video niya. So, bye for now and God bless po sa ating lahat.